Ina akong nakikita ang pagdurusa ng minamahal kong bansa. Ina ka! Opinion pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I? Yes. Can I speak? Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano man ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Ma'am. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court saka yung Singapore court, na inoorderan po silang ibalik na nunakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. Siguro, maliwanag, na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, alam, abogado po, si Congresswoman Robredo, siguro, alam ko naman, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Congressman Robredo, hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang mapabayaran yung ating human rights victims. Pero marami, kakaunti pa lang nga po yung nakocover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno. Bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang. Ang Liberal Party ang humahadlang. Senator Cayetano, go ahead. Hey, kayo, sana tahimik mula kayo dahil importante ito pinag-usapan dito. Hindi nyo alam. Mawawalan kayo ng bansa pag kayo ingay ng ingay dyan. Makinig mo lang kayo. Please listen to me. Ganito. Ang mahirap sa atin, sisikay ng sisikay Duterte administration na hindi pinapaalis. Kaninong panahon pa nagsimula pumasok ang mga insig dyan? Kaninong panahon nag-build ang mga bases dyan? Di ba? Sa panahon ng mga kapartido nyo, mga otso diritso? Sino? Bakit? Bakit ngayon sinisisi si Duterte? Na panahon pa ninyo yung nagsimpungasok na insik na yan? Now, ngayon, baka akala nyo kayo lang ang patriotic. Si Duterte, hindi. Kami, hindi. Well, I must tell you frankly, kung sinong gusto sumama sa akin, bibigyan ko kayo ng baril at bala at akihin natin ang... Matapang kayo. Atakihin natin yan. All right. Sama kayo. Sama. Salamat po, General Bato. Atakihin natin yan. Wow, paano mo sabing chilling effect? Bakit sinara ba pati GMA? Sinara ba pati TV5? Hindi naman. Kayo lang naman, ibisibihin lang naman. Ha? Hindi ganun kasimpleng pagkulong. But you also have to remember that it is this administration that shut down ABS-CBN. And sinabi ng Pangulo in a speech in Holosolu, napasara ko ang ABS-CBN kahit walang martial law. That's a quote. In other words,
are you still telling me there is no form of suppression? You understand me, Senator? Yes, isn't it's not like Marcos's time. But can you really tell me that the closure of ABS-CBN, all those cases filed against Maria Ressa and possibly others that I'm not familiar with at this point right now, but those two big ones, is not an indicator that there is less freedom today? There's no chilling effect? Wow! Paano mo sabing chilling effect? Bakit? Sinara ba pati GMA? Sinara ba pati TV5? Hindi naman. Kayo lang naman, ibig lang naman ang ang hindi binigyan na prangkisa ng Congress because of some issues. Ang purpose naman doon is hindi para isuppress ang press freedom. Alam kong ginawa ng Congress, hindi nila yung ginawa para isuppress ang press freedom, kundi para i-address ninyo yung mga issues na ibinato sa inyo. Eh ngayon, hindi sila satisfied sa pag-sagot ng mga issues ng ibig-sabihin, then hindi nila in-approve yung prangkisa ninyo. So, is there a suppression of press freedom? Wow! But you admit, Senator, that the president was for the closure. Ay, personal niya yun. Personal niya yun, Karen. But hindi naman siya ang bakit si Pangulo bang nag-grant ng prangkisa? It's Congress. At ang Congress ay maraming nag-deliberate yan at binubutuhan yan. And the people who voted for closure of ABS-CBN are voted by the people. They represent the people. So, all right. Gusto okay. Ng bayan yon. Yeah, Senator. So, I'll have to move on from this because there are many other issues. Buong-buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Malinaw sa lahat ang hamon na kinakaharap natin. Nakita na nating lahat ang pagsisinungaling at panggigipit na kayang gawin ng iba para maabot ang mga layunin nila. Nasa kanila ang pera, makinarya, isang buong istrukturang kayang magpalaganap ng anumang kwentong gusto nilang palabasin. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa. At sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Walang nakaw na yaman ang Marcos. Wala. Okay, tumatakbo ka sa ilalim ng KDL. May pera o suporta ka ba mula sa mga Marcoses? Walang pera ang Pilipinas, paano mong nanakawin? Tapos na ako, iniwan ko sa anak ko yung labaw. Yung sabi nilang family dynasty. Eh sabi ko, magpatakbo ako ng iba, ayaw ko na. Eh magsabi mga tawawag, si ano, yung anak mo, ano, yung anak mo. Sabi ko, gusto ninyo? Oo, yun, si ano. Inday, ganun. Sige, gusto ninyo? Sabihin ko, talaga, sinabi ko sa kanya, Tagadabaw dito. Bantay kayo sa anak mo nito kasi
babae to pero ngayon, binugbog nga yung sirip. Diba sabi ko na? Tapos, stricto. Kaya mas gusto nila yung kapatid, yung bunso. Yun naman, ayaw talaga. Noong magpilian na, ikaw yung alpha alan sa pamilya. Sa pamilya namin, hindi. Sabihin ko sa iyo, Toto, hindi ako. Inday. Wow. Sabihin sa Inday, ganito yan. Wow. Sa pamilya namin. Siya yan. Ngayon, si Pulong, ambisyoso yan sa Congress ngayon. Pero itong si Bastian, ang gusto niyan, babae lang. Pasyal, kung ano. Tapos ayaw tumakbo. So tinawag siya ni Inday. Tinabi ni Inday, ano? Tatakbo ko hindi. Sabi, sige na lang te, magtakbo na lang ako. Kasi nung maliit pa makita ko si Pae ni Inday, lumilipat talaga hanggang kusina. Takot sa... Pati yan si Pulong. Yung Pulong na yan, palasing-lasing. Ang ganyan, tawagin niyo si Inday. Huwag na yan si Inday, straight yan, basta kinasusuka na. Takot niya sa kapatid nilang babae. Lumaki sila, binubugbog kasi ganito. Sabi ko sa kanila, huwag ninyong saktan ang kapatid ninyong babae. Kasi bubugbugin ko talaga kayo. Siya man, una pa, sinuntok niya ako, sinipa. Hayaan mo, gago. Lalaki ka, magpakalalaki ka. Hindi ka na, babae yan. Inaglaki yan si Inday, suntok dito, simpa doon. Nung lumaki na talaga sila, wala na silang magawa kasi... Totoo. Yun doon kasi dahil ko, wag na wag din yung saktan. Pag sinaktan mo yung babae, yung kapatid din, mag-iisa lang. Talagang bubugbog, ikaw ang bubugbogin mo. Kaya si Inday lumaki, puro sanay. Ganito po, pagka natapos akong magpakilala na sa doon, magpalakpakan po tayo. Sige na po, maawa po kayo sa akin, baka matukan po ako ng kapatid ko. Baka sabi mo na akong ginawa nito ng kalakdan. Ang pinaka-pinag-uusapan, ang nangunguna, ang pilit na ibinabagsak, ngunit lalong namamayagpag, ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Salubungin natin ang ating nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.